eklipse ng buwan. Ang bantog na Pinoy at pintor Juan Luna, kumata ng spolarium, nakaisip ng bagong likha noong 22 September 1892. Ang anak ni Doña Juliana, si Trinidad Pardo de Tavera, inaguriang isang brain of the nation, masugid sa programang Amerikanisasyon ng buong bansa. Bakit pinatay ng pintor ang kanyang asawa? Bakit binaril pa ang biyanan, ina ng kanyang asawa? Paano nagawa ito ng isang henyo, isang artistang pinagpala ng Diyos? Kitilin ang buhay ng kabyak at ina nito. Kabalintunaan, mapusok, mainit ang ulo ng pintor. Kaululan, di mapigil ang bugso ng damdamin. Biyaya ng may kapalang obra maestrang spolarium. Masda ng pag-iisang dugo ni Naligaspi at si Katuna. Sipatin ang larawan ng mga dalaga. Pansinin ang paghabi ng dilim at liwanag sa pinta ng pagkamatay ni Cleopatra. Kahibangan, kabaliwan, nalubog ba ang diwa ng pintor sa kumunoy ng luho ng paganong Roma? O kaya'y sa sakripisyo ng mga Kristiyano sa panahon ng paglusob ng mga barbarong lipi mula sa Hilaga? O nahumaling ba sa gilas ng Kastilang lumaban sa Lepanto? Ngunit hintay muna, laging nakabaling ang panimdim ng pintor sa dalagang Bulakenya o sa dalagang ulilang nakaupo sa isang salon sa Paris, walang pangalan, o sa hubad na mutiang katabi ng ilog na inkintal sa isip. Sakit ba sa kanser, sa utak, sa budhi? Nahawa ang dugo sa salot na nagkalat sa imperyong iginuhit, ipininta sa kwadro. Ay, balakyot na guni-guni. Ngunit hindi tinugutan ni Don Pardo ang paghihiganti. Kaya napuna ni Marcelo del Pirar at tumuring na si Pardo ay isa roon sa mga kinakargahan pa lamang ang verso ay balina ang daliri sa pagtatakip ng tenga. Malandi, makiri. Namatay si Cleopatra, ngunit bumangon ang kaluluwa ni Antonio Luna. Pinatay ang kapatid, General Luna, ng mga sundalo ni Aguinaldo, taga-Kawit, Cavite. Sa kataksilan, nawasak ang Republika sa Kamanatuan noong hapon ng Hunyo 1899. Pinatay rin si Bonifacio ng mga ilustradong sumisikat. Ay naku, inang maawain, kailangang alamin ng pintor kung anong tunay na nangyari sa himagsikang ipinagkanulo. Hindi pa nakararating sa inang bayan, ginahas at ipinagpili ni Lason ang pintor sa Hong Kong. Petsa, Disyembre 7, 1899.
Itanong mo sa multo ni Paz Luna at ang inang Doña Juliana. Nilambungan ang revolver ng pintor ng pag-iisang dugo at polarium. Gumagala ngayon sa EDSA at sa mga looban ng payata sa tondo. Ay naku, bilangin mo kung ilang daliri ang balibali at baka mahigit na 9 milyong daliring balibali. Ilang salinlahing inaruga nina Felipe Bencamino, Pedro Paterno ang nagkanulot sumuko sa imperialistang Amerikano. Umagala ang kaluluwa ng pintor at general sa landas ng ating buhay. Sa mga lansangan sa Makati, sa Mega Mall, kung saan hinahagod ang awit ng Total Eclipse of the Heart, Turning Around, sa imbornal ng iyong kaluluwa. Isang krimen ng pagkahumaling o pagkahaling. Isang krimen ng pagpanibugho. Kabaliwan? Kabalintunaan? Kahibangan? Sa arena ng Coliseum sa Roma, sa ilalim ng eklipse ng buwang mahinahong nagkubli sa mapusok na araw, tumatahol ang loba negra kapag nabilog ang buwan, may lumalambong na taling galing sa pusod ng ina. Oo nga, bakit pinatay ni Juan Luna, sina Paz, Pardo, Tetavera at ina nito? Tugon dito ay natambad, kung saan ang matinding panibughoy gumagapang, malanding siyeresade ng guni-guni, anino ng iyong sex, ng pagnanais, ng pananabik, ng libog sa pagtatalik, na hindi kailanman. Oo, hinding-hindi mapaparausan o mapaparusahan. Ay naku, inay ko, hinding-hindi. Tumatahol ang loba negra kapag nabilog ang buwan. May lumalambong na taling galing sa pusod ng ina.